Tayong lahat, mga kapatid, no? Oo, tayong mga naniniwala sa Bible, naniniwala tayo sa ang paglikha ng sanlibutan, ng universe, ng mga planeta, ng mga hayop, ng karagatan, ng lupa, ng tao, di ba? Alam natin yan kung paano tayo nilikha. Pero sa mga scientist naman, ang paniniwala nila ay yung theory of Big Bang. So yun ang panonoorin natin ngayon. Ano ba yung theory of Big Bang na yun? Ito daw ang pinagmulan ng lahat. Dito nga ba? Yan ang tanong, di ba? So ito ay sa channel ni Munting Kaalaman. Yan, kung nakikita ninyo sa gilid. Bago natin ito panoorin, sana nakasubscribe na kayo sa kanyang channel. At kung matagal na kayong subscriber ni Munting Kaalaman, sana rin po ay mabisitan nyo itong channel natin at makapag-subscribe kayo. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Big Bang Theory. Pag-uusapan natin yan, mga kaibigan, dito lang sa channel na kung ikaw ay may karunungan, higit ka pa kesa sa may kaalaman. Simulan na natin. Ang Big Bang Theory ay isa sa mga kontra sa paniniwala ng napakaraming tao, lalo na sa bahagi nating mga Kristiyano, dahil taliwas ito kung ang pag-uusapan ay ang banal na kasulatan. Subalit, para sa mga atheist o yung mga hindi naniniwala na may Diyos, ang Big Bang Theory ang kasagutan sa matagal ng tanong ng marami na kung saan nagsimula ang lahat. Lahat ng nakikita sa kalawakan, maging ang tungkol sa evolution, kung saan di umano daw tayo ay nagsimula, at lahat ng nilalang dito sa ating daigdig, maging mismo ang ating mundo. Pero yung mo itong mga atheist, no, mga kapatid, hindi sila naniniwala sa Diyos. Kasi wala naman daw ebidensya, hindi naman din nila nakikita. Pero kung naniniwala sila sa Big Bang Theory, animoy meron silang ebidensya at nakita nila yung Big Bang Theory. Subalit lamang pa rin, mga kaibigan, ang karamihan na nagsasabi na meron talagang makapangyarihan na lumikha ng lahat. Pero ano nga ba ang Big Bang Theory? Alam ko, bata pa tayo hanggang sa ngayon, naririnig na natin ang bagay na ito. Ano nga ba ito? Alam mo, kaibigan, ayon sa mga eksperto at sa universetoday.com, halos 14 bilyong taon na ang nakakalipas, ang tinaguri ang Big Bang ay ang paglaki ng ating kalawakan at pagkalat ng mga planeta kasama ang buwan at araw. Sa makatuwid, ang mga galaxy o yung mga grupo ng mga hindi mabilang-bilang na mga planeta ay dahan-dahang lumalayo sa dati nitong kinaroroonan. Halos lahat ng mga astronomer o yung mga nag-aaral ng mga bagay-bagay tungkol sa ating kalawakan, nagkakasundo sila na kung ibabalik daw ang oras mula sa 13.8 billion pabalik, dito makikita ang mga galaxy ay merong pinanggalingan o may pinagmulaan. Ito nga ay ang tinatawag nilang singularity. Ayon sa ibang sinasabi naman ng eksperto, ang singularity di umano ang pinagmulan ng lahat ng bagay na nakikita sa kalawakan, kasama ang mga bilyon-bilyon na mga planeta. Yung singularity na yun, ano yung singularity na yun? Mga buwan, maging ang ating daigdig, pati ang araw ay nagmula sa isang lugar sa gitna ng tinatawag nilang black hole. So saan nagmula ang black hole? Yun naman ang tanong. Diba? Saan nagmula ang black hole? Ayon pa rin sa kanila, ang black hole ay lugar sa space na kung saan merong matinding gravitational force. Isang puwersa na humahatak paloob ng mga bagay-bagay na malapit sa kanya. Ngayon, sabihin na natin, o sige, mga planeta, mga ganyan, ay nagmula sa ganyan. So saan nagmula yun? Ano yun? Talagang matagal na siyang nandiyan, walang lumikha sa kanya. Talagang, di ba, hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos, sa paniniwala natin, walang pinagmulan, walang hangganan. So sa mga bagay na yun, hindi sila naniniwala, no? Pero dito sa singularity na to, naniniwala sila. Na ito, dyan galing yung mga planeta, yung ating galaxy. Ang tanong, saan naman nagmula tong singularity na to, yung black hole na yan, no? Dyan na siya, nung una pa lang. So, siya pala yung Diyos, no? Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mga bagay na nahihigop sa gitna ng black hole. Dahil kung mahihigop ka ng black hole, kaibigan, sure na hindi ka na makakabalik pa upang maikwento kung ano ang nasa loob nito. Sa gitna din ng black hole ay matatagpuan ang sinasabi nilang singularity,
na sinasabi nila na pinagmulan nga ng lahat. Kulit din ng mga scientists, no? Wala na daw makakapagsabi kapag pumasok ka sa black hole at wala na makakapagkwento kasi hindi ka na makakabalik dyan, mga tol, no? Pero sila rin ang misabing sa gitna ng black hole, nandoon ang singularity. Paano nila nalaman? Eh, wala nga makakapunta doon. Ang kulit din nila, no? Kinokontra nila yung sinasabi nila. balikan natin mga tol, para malinaw lang ha, balikan natin yung sinabi. Merong matinding gravitational force. Okay, so sa gitna, doon yung matinding gravitational force. Hindi si Munting Kaalaman, mga kapatid, ang inaano natin ha, yung mga scientist, kasi sila ang nag-aral nito eh. Isang puwersa na humahatak paloob ng mga bagay-bagay na malapit sa kanya. Mm-hmm. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa mga bagay na nahihigop sa gitna ng black hole. Okay, dahil kung mahihigop ka ng black hole, kaibigan, eh sure na hindi ka na makakabalik pa upang maikwento kung ano ang nasa loob nito. Okay. Walang nakakaalam kung anong nangyayari sa loob ng black hole kasi kapag nahigop ka ay hindi ka na makakabalik pa. So ang tanong, paano nila nalaman kung ano yung nasa loob nun? Sa gitna din ng black hole. Sa gitna daw ng black hole, o diba? Ay matatagpuan ang sinasabi nilang singularity na sinasabi nila na pinagmulan nga ng lahat. Mm-hmm. Subalit mga kaibigan, walang nakakaalam kung saan nanggaling ang tinatawag nilang singularity at kung papaano ito nagkaroon ng kakayahang makalikha o gumawa ng mga bagay-bagay dito sa ating kalawakan, partikular ang ating daigdig. See? Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, halos kasi lahat ay nagtatanong sa akin kung bakit daw hindi sila nanonotify at hindi nila makita ang aking mga video. E ganito po ang inyong gawin, mga kaibigan. Nakasubscribe ka man o hindi sa aking channel, pakipindot na lamang po ang bell icon. Pagkatapos ay pindutin din ang salitang all upang isa ka sa mga nauunang makakapanood ng mga bago kong upload. Yan lagi ko sinasabi, mga tol, no? Kapag subscribe na kayo, pakipindot na rin yung notification bell para na-update kayo, mga kapatid. So ito, sana ay magawa ninyo to ngayon o kaya mamaya pagkatapos ng video natin, mga kapatid. Puntahan natin yung video ni itong channel ni Munting Kaalaman at mag-subscribe tayo. Click nyo na yung all sa notification bell, mga kapatid. At sana ganun din ang gawin ninyo dito sa ating channel para nanonotify kayo kapag gumagawa tayo ng mga video. Usually naman ang mga videong nire-react natin ay mga 2 years o 1 year ago na. So, lahat ng kadalasan mga ginagawa nating reaction video ay napanood nyo na back in the day pa, no, sa kanilang mga channel. Nire-reaction ng video na lang natin. Mula sa scientist na si Albert Einstein, naging makabuluhan lalo ang mga tuklas ng mga scientifico dahil sa kanyang formula na m equals to mc squared o ang Theory of Relativity. Ayon sa ibang manunulat, ang teorya ng relativity ay may equation na nagpapatunay na maaaring lumikha ng isang bagay sa pamamagitan ng energy. Ang energy naman, mga kaibigan, ay ang kaganapan na nangyayari sa labas o sa loob mismo ng isang bagay upang ito ay magkaroon ng aksyon o gumagana. Tinatawag ang energy na capacity for doing work. Dahil sa pagsusuri ng science, napag-alaman din na kahit hindi pala gumagalaw ang isang bagay, ito ay may energy pa rin. Subalit, hindi ito nakikita syempre. At kaya tinawag itong theory of relativity dahil relatibo ang isang bagay sa energy. Alam mo, kaibigan, ang singularity ay isang tuldok sa kalawakan na hindi masukat sa init at sobrang tigas na halos walang katumbas at puno ito ng energy na walang kapantay na ito ang sinasabi na lumaki at lumawak sa mabilis na panahon. At ito nga ang pinaniniwalaan na dito nagsimula ang lahat at nagbigay ng buhay sa ating kalawakan at sa lahat ng bagay na matatagpuan dito sa ating mundo. Ito na nga ay ang Big Bang Theory. Yan ang pinapaniwalaan ng mga hindi naniniwala sa Diyos, ng mga kapatid. Hindi mo rin sila maintindihan minsan, you know? Hindi sila naniniwala sa Diyos kasi wala daw ebidensya. To cease to believe, mga ganun. Kala mo naman talaga nakita na nila yung saan nagmula. O sige, kung meron lang isang pinagmula ng lahat, ay yung pinagmula ng lahat, saan din nagmula, diba? Dahil din sa theory of relativity ni Albert Einstein, mga kaibigan, ang Big Bang Theory ay nabigyan ng kabuluhan tungkol sa panimula ng kalawakan. Pagkat kung ang isang bagay daw ay maaring likhain mula sa isa lamang energy,
sinasabi ng mga naniniwala dito, hindi na daw kailangan ng Diyos upang sagutin ang katanungan na kung saan nagsimula ang lahat ng bagay. Oh, grabe naman yung sabi nun. Pero kung iisipin mo, kaibigan, no? Kung ang energy ang pinagmula ng lahat ng bagay, syempre hindi mawala ang katanungan saan naman nagsimula ang energy. Mm-hmm. Ang mga katanungan ito ay nasagot sa pamamagitan ng paglikha ng mga siyentipiko ng kanilang sariling sagot. Ang katanungan na kung saan nagsimula ang energy, walang iba daw kundi sa tinatawag nilang dark energy. Ito ang kinakailangan upang ang Big Bang Theory ay magkaroon ng buhay. Subalit hanggang ngayon, mga kaibigan, walang pisikal na ebidensya na magpapatunay na meron talagang dark energy. Dahil ito ay hindi physical na maaari mong makita o kanilang suriin. Subalit, sa kabila niyan, ang dark energy ay ang sentro ng pundasyon ng ibang scientist upang patunayan ang mga kaganapan at pangyayari sa buong kalawakan. Ayon pa sa ilang eksperto, mga kaibigan, ang dark energy na sinasabi ng ilan na nagbigay ng puwersa sa singularity at sa Big Bang, eh hanggang ngayon, isa pa rin misteryo. Bagamat ang science... Gumagawa sila ng pagpapaliwanag na sila mismo hindi maipaliwanag, mga tol, no? Mga kaibigan ay may kakayahang suriin ang pisikal na nangyayari sa kalawakan. Kasama na dito ang bilyon-bilyon na mga planeta na hindi na rin mabilang-bilang at ang ating mundong ginagalawan. Pati na rin ang Big Bang Theory. Kasama na dito ang Singularity. Pati na rin ang Theory of Relativity. Maski ang Dark Energy, hindi ito ebidensya na walang Diyos. Ang lahat ng ito ay maituturing lang natin na explanation lamang na ginawang proseso ng mga siyentipiko batay sa kanilang katalinuhan. Tama. Dahil alam mo, kaibigan, kung susuriin ang theory sa science, hanggang ngayon, hindi pa rin nila masagot ang ilang tanong tulad ng paano nagsimula ang singularity na kanilang sinasabi. Yun ang tanong ko kanina. No? Paano naman nagsimula yung singularity na sinasabi nila, di ba? Nang paano nagsimula ang singularity na kanilang sinasabi at saan naman nagsimula ang dark energy. Mm-hmm. Ang hindi alam ng karamihan, ang lahat ng iyan, kaibigan, ay isa lang ang may hawak ng kasagutan. Walang iba kundi ang banal na kasulatan. Sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ni Propeta Isaias ay ganito, "Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man." Napakaliwanag, kaibigan, sa makatwid, walang hanggan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Tama. Hindi ito kayang sukatin o pantayan man ng kahit na sino man. Tama. At alam mo, kaibigan, ang nakakapagtaka lang, ang ibang mga scientist at kasama na ang mga hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala sila sa singularity at sa dark energy kahit hindi nila ito nakikita. Yun nga rin yung sinabi ko kanina, di ba? Sa Diyos ayaw nila maniwala, pero sa singularity pinaniniwalaan nila. Ay, naka. At sa dark energy kahit hindi nila ito nakikita. Ang malaking katanungan, bakit hindi matanggap ng iba ang dakilang lumikha sa lahat ng bagay ay hindi rin naman nakikita. Dahil para sa aking opinyon, sabihin na nating meron ngang dark energy o singularity o Big Bang Theory pa na nangyari o naganap, hindi ba't lahat ng iyan ay nagsimula pa rin sa ating Panginoong Diyos? Dahil ang lahat ng mga bagay, sabi nga ng talata kanina, ay kapangyarihan ng Diyos ito. At ito pa ang isa sa magpapatunay na mayroong gumawa ng lahat ng bagay. Pakinggan ninyo, mga kaibigan, dito sa awit 19:1. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Kinilabutan ako dun, ah. Kung iisipin mo, kaibigan, ang lahat ng bagay, maging sa kalawakan man yan o pati na rin libo-libo pang planeta yan, imposible na magkaroon yan bigla. Maging ang ebolusyon na sinasabi na ang tao ay nagsimula daw sa unggoy,
ay napaka-imposible dahil naniniwala ako ang lahat ng bagay ay merong nagtayo tulad ng mababasa dito sa Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ito ang katunayan na ang lahat ng bagay na nakikita mo mapasa hanggang ngayon, kaibigan, ang gumawa niyan walang iba kundi ang ating Panginoon. Mabuhay ka, Munting Kaalaman. Sadyang may mga bagay lang dito sa mundo na mapasa hanggang ngayon din ay hindi pa rin masagot-sagot ng mga dalubhasa. Kaya sila nakakaisip at nakakatuklas ng mga bagay na siyang sasalong at minsan sa katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit yung mga sinasabi nila sinasalungat nila Biruin mo yung black hole, ine-explain nila kung ano nasa loob ng black hole. Tapos samantalang sila rin na magsasabi na kapag nahigop ka ng black hole, wala nang pwede magkwento kung ano yung nasa loob nun. Biruin mo yun. Ito pa, ine-explain nila kung anong laman ng araw. Diba? Paano mo malalaman kung anong laman ng araw? Diba? Ine-explain din nila kung anong laman ng mundo. Ine-explain nila kung anong laman ng buwan. Inexplain nila kung anong laman ng Jupiter, lahat ng mga planeta, kahit yung pagkalayo-layo mga planeta dito sa ating mundo na light years away sa atin, na-explain nila kung anong itsura, kung anong meron dito, samantalang nadali lang naman nila yun, nakunan lang naman nila yun sa pamamagitan ng telescope. Biruin mo, na-explain nila yung isang bagay kung anong content nun, kung anong laman nun sa pamamagitan ng telescope, mga tol. Hindi lahat abot ng katalinuhan ng tao, mga tol. Kaya hindi talaga pwedeng masabi na walang lumikha. Walang lumikha, no? Ang sinasabi nila, Big Bang, Big Bang. Diba? Sabi ko nga, magsaboy ka ng tinta at babagsak sa papel. Yan ba ay posible na maging word, na maging letra, maging makabuo ng sentence? Diba imposible? Kahit yung mga atheist, tanungin mo, posible ba na magsaboy ka ng tinta na babagsak sa papel at yun ay mabubuong tula? Mabubuong awit, mabubuong isang napakagandang kanta. Sabi nila, kalukuhan yan. O, edi paano ngayon mangyayari ang isang napakalaking pagsabog o tinatawag nilang Big Bang, makakabuo ng mga planeta, makakabuo ng isang planetang may buhay na katulad ng Earth, mga kapatid, may tao na may iba't ibang species, may hayop, may mga halaman, sa pamamagitan ng isang pagsabog. Diba? Ayaw nila maniwala sa Diyos pero naniniwala sila doon sa dark energy at sa singularity, mga tol, na hindi rin naman nila mapatunayan pa. So yun, mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa video ng ating pinanood? Dito nga ba talaga nagmula ang lahat sa Big Bang na to? Big Bang theory ng mga matatawag ba natin silang eksperto? So yun, mga kapatid, maraming salamat sa inyo at bago tayo magtapos ay... Siyempre, magbabanggit muna tayo ng ilang mga pangalan. Shout out kay Kaleng72 at shout out kay Ramil De Los Santos. Sabi niya, mahusay ka talaga kapatid na Avinids. Ngayon ay nalalaman ng mga kabataan ngayon. More power sa channel mo kapatid na Avinids po. At pati pabati po kapatid na Shobaldi. Susunod na react video mo, idol. Yan. Ramil De Los Santos, shout out sa'yo. Shout out din kay Marilu Cheshire. Shoutout din kay Mamshi Gems. Shoutout kay Eva De Gracia. Shoutout kay Rolando Asiatico. Kay Norman Cochin. Ang katotohanan ay talagang lalabas kahit gaano pa ito katagal itatago. Yun sabi ni Norman Cochin. No? At syempre, shoutout din kay Rolando Seda. Shoutout kay Gerson Ladon. Shoutout kay Lydia Esco. At last, shoutout kay Anselma Bobadilla. Yon. Maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong patuloy na panonood. Sana ay may bago na naman tayong natutunan at may bago na naman tayong pagbubukas ng diwa natin, mga tol, no? About dun sa sinatawag nilang Big Bang Theory. So yun, mga kapatid, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out!